totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder, I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder, I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. I wonder. I wonder. I wonder. I wonder. I wonder, bakit mahalagang maging intelektualisado ang wikang Pilipino? Bago pa man sakupin ang mga dayuhan ng Pilipinas, ay mayroon ng sistema ng pamamahala ang ating mga linungot. Isang patunay na may wikang umiira na noon na kanilang ginagamit sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkalakalan sa iba't ibang balangay o komunidad. Ayon kay Ernesto Constantino, ang mga wika at wikain sa Pilipinas ay may pagkakatulad ng tunog, salita at ayos ng pangungusap na tinatawag niyang universal na nucleus, dahilan kung paano nagkakaunawaan ng ating mga ninuno. Dulot ng kolonisasyon at mga kaisipang itinanim sa atin ng mga dayuhan ay naging mababa ang pagtingin sa ating wika. Sa panahon ng globalisasyon ay mas pinahahalagahan ng mga Pilipino ang wikang Ingles. At ang pangkabuhayang pananaw na hindi mabubuhay ang mga Pilipino kung wala ang Estados Unidos. Dagdag pa ni Remolino, magpasa hanggang ngayon nakabatay pa rin ang atang edukasyon sa pangangailangan ng mga dayuhan. Di umano, higit na binibigyang importansya ang Technical Vocational Track o TECVOC sa K-12 at kursong Technical Education School Development Authority o TESDA kumpara sa araling panlipunan, humanidades at Pilipino. Wikang Ingles din ang laging bida sa mga problematikong larangan tulad ng agham, teknolohiya, batas, hukuman, komersyo at industriya, edukasyong tersyarya at ilang profesyon. Kung kaya't sa pamamagitan ng intelektualisasyon ng wika, magagawang makipagsabayan ng wikang Pilipino sa matataas na pakikipagdiskurso at mga sopistikadong lawak ng karunungan. Ngunit, paano nga ba ito? May tatlong katanungan na binuo si Sibayan upang matungkoy kung ganap na ba ang intelektualisado ang wika. Una, maari bang makapag-aral mula elementarya hanggang universidad ng isang individual sa pamamagitan ng Pilipino? Pangalawa, wikang Pilipino ba ang pangunahing ginagamit sa mahalagang larangan tulad ng agham, teknolohiya, komersyo at industriya? Pangatlo, sang-ayon ba ang lahat ng Pilipino na nais matuto ang kanilang mga anak sa pamamagitan higit ng wikang Pilipino? Dahil sa mga katanungang ito, ay masasabi nating marami pang hakbangin ang dapat gawin upang maging ganap na intelektualisado ang ating wika. Ito ay nangangailangan ng kooperasyon sa pagitan ng gobyerno at mamamayan, mula sa pagbuo ng mga batas at programa tungo sa pagsunod at pagsasabuhay ng mga Pilipino. Bakit ba mahalagang maging intelektualisado ang wikang Pilipino? Ang madaling sagot sa tanong na ito ay upang makasabay tayo sa pagbabago ng lipunan. Ang wikang Pilipino na nagbubuklod sa iba-ibang wikang lalawiganin o vernacular ay makakatulong sa paglinang sa talino ng sambayanan na makatao, makalipunan, makabayan at may pandaigdigang pananaw. Ito ay isang malaking hakbang sa ating pag-unlad. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder.